convert ng bunga. So bilhan nyo na din ng insecticide. So yun lang pinaka tips ni Insecto TV dito sa ating area. Kahit binagyo yao, kita na wala nang tumatayo yan. May tumatayo na konti dun sa taas, ganun din, oh, nabuwal yung mga balag. Kasi yung balag natin, first timer tayo nagtanim na siya. Hindi lang. Ah, napakasimple. Sakto. After nun, magkasakto. So, kasakto, harvest naman tayo sa ating sitaw. Again, so yung sitaw natin, natalungan. Magandang timpo ngayon, nakapag-upload tayo. Kasi nung mga dalawang harvest siguro, hindi tayo nakapag-upload. So, dalawang video no na-skip natin. So, hindi tayo nakapag-share. So, ngayon, si-share ko sa inyo is yung pang 15 harvest. 15 harvest ng ating sitaw ipinunla noong April 3. Noong May 3. So, May 3, 2024. So, ngayon, nasa 15 harvest na. Kaso lang, nung starting, okay yung presyo. So, ngayon, magkunti-kunti na lang yung bunga. So, at least, may quality pa rin yan. Mahaba. So, again, yung ating sitaw, last na kakain. Sobra na isang linggo yung kain niya. So, dito, naka-naka yung bunga. So, may area naman na marami. Kaya nito. Yan. So, yung sitaw, guys, hindi masyado matakaw sa abono pag malaki na. Yung starting niya, hindi naman siya ganun ka lakas maghigop ng abono. Kung may bunga na, doon na siya. Dagdagan nyo lang abono. So, marami-rami na yung kain niya na abono. So, yung ating sitaw, guys, is ano na, yung tawag niya, yung maintenance niya is parang insaktuhan lang sa kanyang harvest. Kasi yung presyo dito sa amin ngayon is mura. So, hindi naman ako, guys, na paghinaan ng loob kung mura yung ating sitaw. Kasi kung susumahin ito is bawing-bawi na. So, isipin natin nung nakaraang mga linggo may presyo. So, yung presyo na 60, 50, maganda yun. Kaso lang ngayon is bumaba ng bumaba. So, na-discourage tayo, pero bago naman ito nakakain, so sayang naman kung iwanan natin. So, sa ating pagsisitaw, guys, first timer tayo. Again, katulad na pag-alaga ni Talong, hindi tayo basta-basta sumusuko. Again, kahit natumba niya, yun, area na yan, talagang ano na yan. Baba talaga yan, gapang na yan sa lupa. Pero again, hindi natin siya iniwanan ng maintenance. Continue pa rin yung ating pagbibigay kain. So, marami ng talong. Pansin nyo, maraming bunga yung talong. Hindi kasi kinuha ko yung talong, guys, nandyan lang. So, sa akin, gusto ko lang yung ating sitaw is meron tayong pagkukunan ng mga blason. Nakapili tayo. So, kabili, makabigay tayo ng abono at yung linisan niya, yung kanyang puno. So ngayon, so hindi na siguro ito mag-recover, pero hindi naman tayo lugi nito kasi
kapag harvest tayo ng maganda. So yung talong natin, oh, napaka ganda din. So napakasarap isipin, guys, na yung ating tanim ay ni-expect yung talong. Hindi na sana natin ito nalagaan, pero tingnan nyo, napakakinis. Matamaan kasi siya, guys, pag spray mo, spray ni sitaw, tamaan talaga siya kasi siya yung balag ni sitaw, talungan na sitawan. So ano bang ni-maintenance natin dito? Simple pa rin yung ating mga insecticide management, nandiyan na sa ating mga previous video. So ito, next harvest, next 2 days malalaki na naman to. Yan. So napakalusog na yan kasi yung kanyang basal nito, yan, puno niya ito, puno niya, napakalusog, maraming microherbs na mga organismo na organic. So yung mga organic, guys, yun ang nagpatagal sa tanim nyo na matagal malanta, matagal consistent sa biyahe. Kahit anong variety yan, guys, magano talaga yan, dipindi yan sa management ni farmer, kung ano kayo sa sitawan nyo, kung susuko na kayo agad. So hindi yan pwede kasi kung may presyo, alagaan nyo. Kung walang presyo, hindi naman alagaan, pangit naman yun, guys. Kasi yung sa atin dito is makakita ng magandang bunga at magandang katawan ni sitaw. Yan, o, ilang minuto lang tayo, nagkakuha na tayo na yan. Ilang kilo na yan? So 3 kilo na siguro yan. So napakadali pag sitaw yung tanim nyo. Hindi masyadong so ito, guys, so natamaan ang hangin. Yan. So nung bagyong Karina, so ito, hindi natumba yung balag, puro yung consequence niya sa puno, nag-curly. Hindi ito peste, guys, hindi naman ito insekto, talagang sinadya yan sa hangin. So itong katabi niya na huli, yan, is malulusog, mahaba pa. Again, yung variety ng ating sitaw, guys, Star Premium ng Condor, yung ating pinipitas. So napakalusog, still yung kulay niya napakabirdi at mahahaba. Yan, oh. So may kunting mga, siyempre normal yan, makapansin nyo yung mga kunting maikli na bunga kasi pinagkukuna na yan dati ng dati. So next yan is maikli, babalik yan sa haba kung ma-develop na yung katabi na sitaw. Again, napansin nyo yung intercropping din natin na bagyo beans. Ito, guys, o. Lalain nyo. 15 harvest. Ganun pa rin yung hitsura. Star Premium ng Condor. Napakaganda. Again, guys, hindi ako nagtrabaho ni Condor. Hindi din ako binigyan ni Condor. Talagang sadya yung ginagamit ko na buto. So, ito, guys, o. Yan. Napakahaba at napakalusog. Ayan, green na green. Kung mura, tiyak, may iya naman tumawad pag good quality yung ating sitaw. So sa pagsisitaw, guys, kailangan pasinsya, tibay ng loob, tiwala sa sarili, at huwag manghihina. Kung mura yung binta, at least mabili lang, may pangbili kayo ng pang-maintenance niya. In the next following days, makapagbigay kayo ng kunting abono, okay lang yun, at least may bigay kayo na pakain sa sitaw nyo. Kasi, guys, kinukunan nyo, hinarbisan nyo, dapat bibigay din kayo ng pagkain. Kasi kaawa naman, parang tao din yan. Yung tanim, guys, hindi yan magsasalita na nagugutom ako. Yung hitsura niya, yun ang kanyang, kayo na ang mag-adjust. So yung tanim, guys, especially bunga, more on maintenance. Yung sikreto dyan is hindi sa pag-alaga lang, tira ng tira ng abono, analyze din kayo kung anong dapat ibigay nyo. Oh, ito, guys, oh, 15 harvest, napakaraming bunga pa rin ng ating sitaw. At mahaba at good quality pa. Hmm? Kita nyo, napaka ganda. So sa segregation namaya, ipapakita natin, may na-harvest na tayo doon, may ilang piraso. So ilang kilo siguro yun. Siguro ito ng target.
more or less nasa 20 plus kilos lang to, naabot ng 30, God's blessing, so naabot ng 30, almost 30 siguro. So nagpasalamat pa rin tayo sa bagyo, hindi niya inubos, may tinira, pero yung iba kakaharvest pa lang, naawa din tayo sa kapwa natin farmers kasi napaka silan ng bagong tubo na sitaw kasi ano yon, hindi pa nakuha yung kanyang ROI, hindi pa nakakuha ng kanyang investment na ibinigay yung sa tanim. Eh, sa atin ito bawing-bawi na. So yung sa atin is yung mapanatiling malakas yung ating sitawan at makapag-harvest tayo. Kung nakapag-harvest ka, tandaan nyo, dapat pakainin nyo din. Kasi kumukuha din kayo ng pera dyan. So yung pera nya, na-convert ng bunga, so bilhan nyo na din ng insecticide. So yun ang pinaka-tips ni Insakto TV dito sa ating area. Kahit binagyo yaw, kita na, wala nang tumatayo yan. May tumatayo na konti dun sa taas, ganun din, nabuwal yung mga balag. Kasi yung balag natin, first timer tayo nagtanim ng sitaw, hindi ganun ka-expected. So yan lang muna ang kunting update dito sa ating area, Calaon City, Negros Oriental. Still, magpasalamat sa bago at kapapanood lang ng ating mga video. Sipagan lang ng pagtanim. Huwag malismaya kung may bagyo man darating sa inyong mga tanim. Alagaan lang ng mabuti. Importante na kapagbigay tayo ng magandang ani sa ating kapwa farmers. Salamat, Insakto TV.